So, itong ate nyo, nag-skateboard ako dyan sa Sunshine Park. Naka-30 minutes naman ako kahit papano. At least, diba? Buti na lang hindi ako na-penalty. Sinaway ako ng isang... Buti na nakaupo na ako doon. Sinaway ako ng isang tagalinis or taga-maintain doon sa City Park. And sinabi niya na bawal daw. Kasi tinignan ko talaga, nagtingin-tingin ako baka may... Before ako pumasok sa park na yun, is tinignan ko kung may bawal mag-skateboard, may symbol ba or plaka or something. Wala. So, nag-skateboard ang ate nyo. Ayun. Nasita at napagalitan na bakit daw ako nag-skateboard doon, di bawal. Hi guys, so welcome to my vlog. So, itong si ate nyo, bumili ng skateboard. At dahil nakita ko ngayong isang park dyan sa baba na hindi naman nagagamit dyan sa Sunshine Park. So, I bought a skateboard para matuto ako. Gusto ko kasing, alam mo yun, mag-skateboard lang para makapaglibot-libot with my skateboard. Pero ang nangyari pala, what a stupid of me. Bawal pala ang skateboarding sa lahat ng city parks dito sa Baguio City. Except sa nilaan nilang skateboard area dun sa Burnham Park na 30 meters, I don't know. So, lesson learned. Buti na lang hindi tayo na penalty kasi hindi naman ako member ng, ano yun? As I said, hindi naman ako member sa Sayote Powers Skateboarding Organization. So, hindi ko alam yung mga ordinance. Dapat pala, before you get, lalo na pag skateboarding. And hindi naman to America, US, or Australia, or na very in ang skateboarding. So, hello po, disclaimer po. Hindi po ako member ng Sayote Skateboard Organization at kakabili ko lang po sa Shopee yung skateboard ko. And wala po ako nakitang mga post kung bawal ang skateboard sa park na ito dito sa Baguio City. And I never read about skateboarding dito sa Baguio City kasi pang personal lang naman yung pag-aaral ko ng skateboard. And I didn't know na may ordinances pala ang Baguio City about skateboarding. So, sana hindi ako mapagalitan or mabash or mapenalty or makulong dahil sa katangahan ko. And oo, alam ko never na magiging excuse yung pagiging ignorante. Kaya ko nga ipopost to para hindi na maulit sa mga katulad ko na ignorante na nagbabalak mag-skateboard or mag para na sa personal ano, hindi kailang walang dream na makipagkompetensya sa ibang bansa, walang dream na makisali sa organization, gusto mo lang mag-aral ng skateboard, hobby ba, pag-abalahan lang ba? So, huwag nyo nang ulitin yung pagkakamali ko. Hindi ko naman alam. To buti na lang at nakapag-practice naman ako kahit pa paano ng 30 minutes. At nadulas ako twice. Buti na nakapag-protection tayo, so. Yeah, pag bumili kayo ng skateboard, kailangan nyo talaga ng mga knee pads and lalo na yung protection dito. Kasi ito yung number one, igagan mo talaga sa floor. Pag nadudulas ka, normal na yun eh. Kaya nasusugat tayo, diba? Or napa-fracture. So, yun. Pagbibili kayo ng skateboard, dapat may protection na knee pads. And, kaloka. Hindi pala ganun ka-free ang skateboarding dito sa Baguio. So, paano na yan? Maybe in the future, not now. Mga pamangkin ko na lang. Hindi ko alam. Sayang. Pero at least nakapag-30 minutes naman ako. And, yeah, it was scary. And then, yun nga. After 30 minutes, nasita ako. And then, sinabihan naman ako ng okay, mas mabuti naman. Oh, bawal dyan. Bawal mag-skateboard dito. Ha? Bawal po ba? Siyempre, totoo naman yun na reaction ko. Hindi ko talaga alam. So, parang may sinabi pa yung taga-maintain. So, hindi ko na narinig kasi mahina. So, pinabayaan ko na lang. Siguro, sabi niya, bakit hindi ko alam? Eh, matagal na yung ordinance. Kaya pala na nahimik yung Sunshine Park. Bawal pala. So, it was an... may ordinance pa na bawal sa mga streets, sidewalks. Hindi ko alam kung buong Pilipinas yun. Buti na lang hindi ako na-penalty dun. Tsaka hindi kasi ako member ng Sayote Skateboard Organization dito sa Baguio City. Nagpa-practice lang ako. Nag-start pa lang ako. Ito pa lang yung pinakauna kong 30 minutes skateboard. So, if you have property, private property na mag-practice kayo, okay. Pero kung wala, just like me, wala kaming ka-proper property for practice. No. Don't buy. Or don't try. Try other sports. So, stuck na yan eh. Or event ako. Pwede naman sa Burnham Park kayo lang. Pag ibibigay ko sa mga pamangkin ko, dapat may helmet. Wala naman. So,
yeah, nasita tayo at napagalitan. Stupid of me kasi hindi ako nag-research. Dapat nag-research pala ako and nilingan ko yung mga bawal na area. Hindi, huwag tayong mag-ano sa mga plaka-plaka, mga boards. Kasi hindi lahat nilalagay. It's not pleasing to the eyes ba na, nga naman na nakalagay lahat yung bawal doon. Pero hindi ko alam talaga. So, sorry po sa ating city government kung nakita niyo ako nagpa-practice doon ng skateboard. Hindi ko po alam na bawal pala ang skateboard sa mga city parks. So, sayang. Benta ko na lang or I don't know. Pag-iisipan ko kung anong gagawin ko dyan sa skateboard na yan. And yeah. Bye! Sana may natutunan kayo dito sa aking vlog. Bawal mag-skateboard sa lahat ng city park. And yung organization na nakipag-lobby o nakipag-usap sa SEPMO, kaya nabigyan tayo, nabigyan ng mga skateboard organization ng area doon sa Burnham Park is may kapalit yun. Kailangan makitulong sila sa paglilinis sa graffiti. Huwag silang magkalat. Huwag silang magingay. Abide all the rules. And isa lang naman yung organization na sinabi doon sa Yote organization. So, read first the ordinances of Baguio City. And para hindi nakapasayang, hindi masayang yung investment ninyo. Ay, tangko. Ang tanga ko. Anyway, let's try. Try natin tingnan sa Burnham Park kung pwede tayo. Kaya hindi tayo member sa Sayotip organization. So guys, ito yung clip kanina. Some of my activities. Hindi buong activity yan. So, nag-video lang ako ng konti. And yan na yung first practice ko with all my protection. Buti na lang, I have that one protection sa may kamay. Yun talaga ang pinaka nagagasgas eh. Kaya yung sa akin, halos nagasgas. Twice lang ako nadawa, pero gasgas na gasgas na. I found out that I am a goofy skateboarder because my right foot is in forward. And if my left is in forward, I am a regular. Pero, right foot forward talaga ako. Alam ko na to nung una pa lang because I am a right-handed. And I feel that my right foot is stronger in control. Kaya, ito yung nakalagay dapat sa board. Kasi, kaya ko siyang i-control yung board. Kasi kung left, mahina, hindi niya makontrol yung board. Matutumba ako or ma-slide ako. For sure. Tsaka nang nag-water ski kami, naalala ko na naka-right forward ako. So guys, ito, tinanggal ko na yung mirroring ng phone ko. So talagang naka-right po ako. Right side po itong nakalagay. So, pag tinitingnan nyo po sa video is naka-left siya kasi naka-mirror siya. Pero dito ko lang po nakasabit to. So, right. I'm a goofy. Let's see if this is my first and last skateboard boarding activity. Kasi yun, bawal. And di naman ako member ng organization. So, yeah. Wala naman akong private property na pwede akong mag-practice. So, baka ito na yung huli. Please like or share or subscribe or click notification below para lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you. Bye.